Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon, auno ng Pebrero, ay ika-36 na anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating simbahan bilang Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon na pasalamat para sa anibersaryo ngayon, ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang mga intensyon ng mga nasunugan at iba pang mga biktima ng mga kalamidad. Mga kapatid, bilang simbahang nabuklod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay tinatawag na mamuhay sa matuwid at kalinisan. Ngunit dahil sa ating karpukan at kahinaan, dala ng mga iba't ibang mga pangyayari, tayo ay natukso at nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulog na niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangirihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lahat ng mga bansa sa lupaing ibabaw, walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan para magkaisa sa pagbubuklod ng Espiritong Banal. Ipagkalob mong ang iyong simbahang may pananagutang ilaganap ang iyong aral, ay lubos na lumalaganap sa sanlibutan bilang pampaalsa para sa pagpanibago
na sangkatauhan at sa paghuhubog ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw. Maya pa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang inyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang inyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo na po ang lahat. Aleluya, aleluya. Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ng tanang sala. Manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi, sa inyong lukbutan o bihisan, at huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at salinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kay tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan
ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lang. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Tatlumpo at anim na taon na ang nakalipas na kung saan itong tahanan ng ating Pong Hesus Nazareno ay itinaas na magiging Basilica Minor. Siguro tingnan muna natin ang kahulugan ng Basilica Minor. Basilica Minor, ibig sabihin bahagi siya ng mga palasyong tahanan. At ang pinakamalaking palasyong tahanan ay doon sa Roma. At ang ibig sabihin ng Basilica Minor ay palasyong tahanan pero tinatawag lang na maliit sapagkat nasa isang bansa. Pero ito ay may malaki na kahulugan sapagkat isa ito sa tinatawag na simbahan o bahay dalanginan o kapilya ng Santo Papa. Na ibig sabihin, kapag ka ang isang Santo Papa ay dadalaw sa isang bansa, karapatan niya ang pagdalaw sa Basilica Minor. Dahil ang Basilica Minor ay may international na katayuan. Pero tayo sa Quiapo Church, may international na rin katayuan dahil ang debosyon ng ating Senyor ay dumating na sa iba't ibang puok, sa iba't ibang mundo. Kaya narapat lang na magiging Basilica Minor tayo. At nung nakaraang araw ay ginawa pa tayong isang national shrine, pambansang dambana, na dubli na ang ating titulo. May pangbansa na tayo, mayroon pa tayong pang-international. Atin pong tingnan na itong ating pagtanggap bilang isang tahanan na palasyo na kahit maliit o minor ay may bahagi sa misyon ng simbahan. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, ang misyon ay mayroong kaiba-iba na hugis at larawan. Ang unang larawan po nito ay nilalarawan sa ating unang pagbasa sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 2, versyo 1 hanggang 12, na ang pagiging Basilica Minor, ang pagiging palasyong tahanan, ay nangangahulugan na mayroong maharlika na ugnayan. At ang maharlika na ugnayan ay kung saan si Haring David na siya yung maging ninuno ng ating Pong Hesus Nazareno, siya ay mamatay na. Napaghanda na po ang kanyang pagpanaw at mayroon ng kasunod sa kanya, ang kanyang anak na si Solomon, upang maging matibay ang kanyang tahanan na maharlika. Ang tahanan na maharlika na physical o tinatawag nating monarchical dahil hari si Haring David ay magkaroon ngayon ng isang linya para sa ating Panginoon na kung saan ang Diyos na makapangyarihan, siya ang magiging Panginoon ng tanan. Ang ibig sabihin dito, maghahari man ang mga hari, maghahari man ang iba't ibang mga bahagi ng pamilya ayon sa linya ni Haring David. Pero iyon ay ang tinatawag na bahagi lang ng mundo. Sapagkat ang tunay na hari ay ang Diyos. Kung ang Diyos ay tunay na hari, ito ay tinatawag na theokrasya.
Ibig sabihin sa teokrasiya, dalawang salita, teos, Diyos, krasiya ay kapangyarihan. Ang may kapangyarihan, ang tunay na nagkahari ay ang Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay napapatibay sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, Verso 7 hanggang 13, na kung saan ang salita ng Diyos, ang kanyang binigkas na salita, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kanyang salita ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, binigkas ng Diyos ang kanyang salita at ito ay naging laman at nagkatawang tao. Ito po ang ating Poong Hesus Nazareno. At ang Poong Hesus Nazareno, iisa lang siya, pero kinakailangan niyang magpalawak ng pagdala ng mabuting balita na maghahari na ang Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay pinapahayag sa pamagitan ng misyon. At ngayon, ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ay humirang ng 12 na mga alagad na tinatawag niya mga apostolis. Apostolis, ang ito po ay salitang Griego na ibig sabihin mga misyonero, pinadala. At itong mga pinadala na 12 ay naglalarawan ng panibagong Israel at panibagong Jerusalem. Dahil ang luma na Israel, ito po yung physical na pinagharian ni Haring David, ay nakumpuni ng 12 na tribo na mula sa 12 na mga anak ni Jacob. Ang ibig sabihin, kailangan din na 12 din ang magkaroon ng pundasyon sa panibagong simbahan o panibagong sambayanan ng Diyos. At ito ang hinirang ng ating Poong Hesus Nazareno at kanya pong pinapadala. Ang una pong mensahe ay ang mensahe ng kapayapaan. Ang kapayapaan na ayon sa salitang Hebreo, Shalom, ay may malalim na kahulugan. Sa atin, at sa atin kapayapaan, mapayapa, ibig sabihin may kanayunan, mayroong kaayusan. Pero hindi lang yan ang kahulugan ng Shalom. Ang Shalom, ibig sabihin lahat ay nabuklod na, nagkaroon na ng kaayusan, nagkaroon na ng kapatiran, at ang lahat ng tao ay mayroon na ang pag-asa na ang maghari sa kanila ay ang Diyos na siyang tunay na sentro ng isang mapayapa na sambayanan. Ang tunay na sentro na siyang nag-uugnay sa lahat upang mabuklod na isang sambayanan na hinirang ng Diyos. Dito sa ating Ebanghelyo, pinakailangan na ipahayag ang paghahari ng Diyos sa lahat. Ngunit mayroong hindi tumatanggap. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon na una, simple na pamumuhay. Pangalawa, na kanila pong ipahayag ang kanilang mensahe ng kapayapaan o Shalom. Pangatlo, na kanila pong pagalingin ang mga may sakit at palayasin ang demonyo. At pang-apat, na kanila pong bibigyang babala ang mga hindi tumatanggap sa Ebanghelyo. Nahin po natin itong pagdala ng kapayapaan. Pagpasok nila sa bahay, ay ang kanilang dala ay ang kapayapaan. At manatili sila doon, hindi palipat-lipat, upang ipahayag na sila ay nakiisa sa lahat ng tao. At ito ang imahin rin sa atin na magkaroon tayo ng pagpapanatili upang magkaroon ng tunay na pagbubuklod at magkaroon ng lakas at kapangyarihan ang pagbubuklod kung nananatili at nagkaroon ng isang tunay na pakikisama, pakisalamuha o
upang maging kamanlalakbay ang lahat ng misyonero sa buhay sa kanilang dinadalhan ng mensahe. At pangalawa, na kanila pong pagalingin ang may karamdaman at palayasin ang demonyo. Bakit po palayasin ang demonyo? Sapagkat ang mga nasa kapangyarihan, sapagkat ang mga mayaman, sapagkat ang mga matanyag na tao, karamihan sa kanila ay na-influensya na at ang iba sa kanila ay inaalihan na ng demonyo, kaya hindi na kinakilala ang mga maliit at aba na tao. Kaya kinakailangan na palayasin nila ang demonyo upang Diyos na ang siyang maghari. At kanila pong pagalingin ang mga may karamdaman at kapansanan sapagkat ang hinirang na bayan ng Diyos ay buo. At bilang buo at ganap, dapat hindi na magkaroon ng kapansanan at karamdaman. Nabuklod na sila sa kaayusan sa buhay na ganap at ikasyesya. Pero ang mga hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, pinapagpagan nila ng alikabok. Dahil sasabihin sa kanila, pati itong alikabok sa bahay ninyo, sa lugar ninyo, ay makasalanan dahil kayo ay na-impluwensya ng demonyo. Kayo ay na-impluwensya ng masama. Kaya ito yung kanilang ginagawa. Ang kanilang ginagawa ay gawain ng mga misyonero na tayong lahat ay tinatawag din na misyonero sa modernong panahon. Kayo na may mga tahanan, may mga pamilya, ang unang misyon ninyo ay ang pagbuklod ng inyong mga tahanan, ng inyong pamilya, ng inyong bahay na magiging bahay, tahanan o pamilya na Kristiyano o tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kung mayroong problema ang inyong pamilya, kayo ang magbigay ng solusyon sapagkat kayo ang misyonero. Huwag kayong tatawag sa iba sapagkat ikaw ay misyonero ng iyong tahanan. Ang mga misyonero na mga pari kagaya namin o mga reliyoso ay nakikitulong lang, nakikilahok lang sa inyong pagtupad bilang tunay na misyonero sa inyong mga tahanan upang mabuklod ang tunay na bahay ng Diyos sa bawat tahanan, upang ang bawat bahay, ayon pa sa Pisipito, ay Ecclesia Domestica, simbahan na tahanan. Tahanan. Tahana ang lahat ng mga kalungkutan at problema sapagkat nariyan na at nagkaroon kayo ng habag, pagmamahalan at awa at pagtanggap sa isa't isa upang magkaroon ng tunay na pangbuklod at kayo nga na may mga tahanan at pamilya ay dinala ninyo sa Diyos ang inyong pamilya. At para sa mga tao na ligaw ng landas at hindi na buhay sa matuwid, bahagi po natin at kung kayanin natin, ituwid ang kanilang daan upang mabahagi sila sa sambayanan ng Diyos. Ito ang kahulugan ng pagiging basilika, tahanan. Dito sa tahanan ng ating pong Hesus Nazareno, sama-sama tayo. Kamanlalakbay tayo. At ayon sa tema ng Jubileum 2025, Pilgrims of Hope, mga kamanlalakbay ng may pag-asa, naway kamanlalakbay tayong lahat na may pag-asa na tayo rin ay mga sambayanan ng Diyos na kumikilos at nagpapahayag ng kanyang ebanghelyo sa lahat ng tao upang ang lahat ng tao dalhin natin sa Diyos at ang Diyos dalhin natin sa mga hindi kumikilala, nagmamahal at gumagalang sa Kanya. Tayo, ulitin ko po, ay mga misyonero, mga apostolis sa modernong panahon. Naway ang Diyos ang siyang maghahari ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Atin pong itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na maibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikisa, pag-ibig at pangunawa, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Muling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahatog sa iyo buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwa'y atian. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain at ipagkaloob mong ang iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa krus. Ay makasalong lubusan sa kabanalang laging bumubuhay sa amin at nagdudulot ng kakayanang si Kristo ay tugunin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay yung marapat ni kay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay nulub mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang mubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kay kaisa namang Henesis, si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santa.
santo, santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupunong langit at lupa na kalwalatian mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanwin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag nating ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw,
Iligtas sa kasalanan at nila'y salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ako'y akayin sa daang matuwid. Huwag nawa pahintulutang mabighadi ng panandali at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga sakit at may karamdaman sa ating healing mass and service mamayang ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo sa darating na Biyernes, February 2, 2024 ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus ang ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit ng Linggo ng Palaspas, maaaring na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang nasaray na medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kaming mga nagsipakinabang upang pagibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghahatid ng kaligtasang patuloy na inudulot sa mga nasa karitaang pawang iyong unang tinawag na magmana sa iyong kaharian sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa para sa 36 years na ng ating pagtaas sa tahanan ng Punisus Nazareno na Basilica Minor. Salamat sa lahat na nakikiisa sa atin sa pamitan ng live streaming sa betbang social media platform at cross-posting sa bet ipang paraan. Kayong lahat na narito at mga nakiisa sa atin ay naway biyayaan ng Poong Hesus Nazareno. Lalo na ngayon ng ating anibersaryo ng pagiging minor na basilika ng Panginoon Nazareno. Salamat din sa lahat na laging tumutulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Panginoon Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng mga narito at lahat na kaisa sa atin naway ang Panginoong Diyos ay magbuhos sa inyo ng biyayang kinakailangan nyo sa buhay.
tayo ay simbahang pinagbuklod ng Diyos. Pero may misyon tayo na dalhin siya sa lahat upang ang lahat ay mapasa sa Kanya. Ngayon po ang kusbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na kusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagbasan ng cross ang walang maluyo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga namiimahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pwita ng binisyon nito na may maalala ng pangako nung sa binyag, ang ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.